ama ay ating damang-dama dahil naghalang sa bisa ng mga hula ng banal na kasulatan at sa pagsusugo ng Diyos kay kapatid na Felix Y. Manalo ay nagpapahayag na aking tinatanggap ang tungkulin pangalawang tagapamahalang pangkalahatan. Tutuparin ko ng buong puso at pagmamalasakit ang lahat ng pananagutan at gawaning nasasaktan ng tungkulin ito. Kudyok ng pag-ibig sa Diyos, kay Kristo at sa Kanyang Iglesia upang mapangalagaan ang mga hinirang sa inatutupad ng layunin ng Diyos na ang lahat ay maihatid sa kaligtasan. Aking ipinangako na susunod ko ipatutupad at ipagsasanggalan ang mga aral ng Diyos na nakasulat sa Biblia at ang lahat ng mga tungkulin pinaiiral ng blessings. Aking ding ipinangako na ako'y buong kapapaang loob na magpapasakop sa tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Kristo sa huling araw. Tulungan nawa ako ng Diyos. Ipangako natin sa Ama, pasasakop tayo sa Kanila. Sasayangin magmamalasakit nila sa atin. Sa Ama ay ating hiningin, ang pagmamahal ay mahalin. Gusto namin kayong maligtas, kaya namin kayo ipinagmamalasakit. Ayaw namin na pagdating ng araw ng paghukom, hindi tatawagin ang pangalan mo doon sa mga mapamana na magtatamo ng bayan nila. Pero alam natin, para tayong makarating doon, kailangan tayong makapagtaguyod. Pagka mayroong mga pagsubok, kailangan tayong makapagtaguyod pagka mayroong mga sundalangin. Kailangan tayong makarating sa hangganan kahit ano pang kahatlaman na ating nasasagupa. Pero paano natin magagawa yan? Mahina tayo, hindi natin kaya. Tandaan natin ang itinuturo ng Biblia sa Panginoong Diyos doon sa Kanya. Doon tayo lalapit, doon tayo tatawag. Pero kinakailangang taglay yung tapat na pananampalataya para niya tinggin at sagutin ang ating mga panalangin sa Kanya. Mahal ko kayo, mga kapatid. Kaya kahit na kami ay masuong sa panganib, ginagawa namin yun. Gusto namin marating ang lahat ng mga kapatid saan man dapo sila makarating. Sapagkat ang hangarin namin, yung kaligtasan maiabot sa kanila, yung pangako ng Diyos ay makarating sa kanila at sila'y makapanatiling matatag at matibay sa kanilang pagkaiglesia ni Kristo.